Praises to Jesus we sing, learn to serve Him as our King. His word we aim to obey, living for Him every day. Go Kids, yeah! Go Kids, yeah! Go Kids Asia! Go Kids, yeah! Go Kids, yeah! Go Kids Asia! Go Kids, yeah! Go Kids, yeah! Go Kids Asia! Eliseo at Naaman. Sa kaharian ng Syria, mayroong isang malakas na sundalo na lalaki na nagngangalang Naaman. Siya ang pinuno ng hukbo ng hari ng Syria, sadyang isang makapangyarihang lalaki. Ngunit sa kabila ng lakas at walang takot na si Naaman, nakapansin siya ng maliit na butil na tumubo sa kanyang balat. Ito ang unang senyales na nagkakaroon na pala siya ng isang sakit na kinatatakutan na kung tawagin ay ketong. Ito ang uri ng sakit na walang lunas at kumakalat sa buong katawan. Maraming tao ang namamatay dahil sa sakit na ketong. Pinangunahan ni Naaman ang isang pagsalakay sa Israel at hinuli ang mga Hudyo upang maging alipin. Isa sa mga alipin ay isang batang babae. Kukunin ko ang isang iyon upang maging alipin ng aking asawa, pahayag ni Naaman, habang nakaturo sa batang babae. Magagawa niya anuman ang iutos at ipagawa sa kanya ng aking asawa. Hindi sinabi sa Biblia kung ano ang pangalan ng batang babae. Isang araw, ang batang babae na alipin ay nakatingin sa asawa ni Naaman. Nakita niya kung gaano ito kalungkot dahil sa kanyang asawang mamamatay dahil sa sakit na ketong. Kung masusumpungan lamang ni Naaman na ang makakatulong sa kanya ay ang nag-iisang tunay na Diyos, sabi ng batang babaeng alipin. Siya ay may kakayahang pagalingin ang mga may ketong. Ang sinambit na iyon ng batang babaeng alipin ay nagbigay sa asawa ni Naaman ng pag-asa. Mayroon nga ba talagang lunas sa sakit ng aking asawa? Ipinadala niya ang isang alipin sa hari ng Syria upang sabihin dito kung ano ang sinabi ng batang babaeng Hudyo. Ang hari ng Syria
ay alam din na iyon lamang ang tanging pag-asa upang gumaling ang kanyang pinagkakatiwalaang pinuno ng hukbo. Kaya siya ay sumulat ng isang liham para sa hari ng Israel. Nang mabasa ng hari ng Israel ang liham, siya ay natakot. Hindi siya nagtitiwala sa Diyos. Oh, hindi maaari! Siya ay nag-alala. Alam ng hari ng Syria na hindi ko kayang pagalingin ang ketong at siya'y humahanap ng paraan laban sa akin. Nalaman ni Eliseo ang tungkol sa nangyari at siya ay nagpadala ng mensahe sa hari ng Israel. Sabihin mo kay Naaman na pumunta rito sa akin. Sabi ni Eliseo sa liham, maaaring ikaw ay tumalikod na sa nag-iisang tunay na Diyos, ngunit ako ay hindi pa. Nang marinig ni Naaman ang tungkol kay Eliseo, siya ay nagbihis ng kanyang pinakamaayos na uniforme, sumakay sa kanyang karo at naglakbay kasama ang kanyang hukbo patungo sa bahay ni Eliseo. Nang siya ay nakarating na sa bahay ni Eliseo, siya ay naghintay kay Eliseo na lumabas at batiin siya. Anong klaseng tao kaya itong si Eliseo? Sa isip ni Naaman, hindi ba niya alam kung sino ako? Walang tao ang hinahayaan akong maghintay. Hey kids! Meron akong itatanong sa inyo. Tinuruan ba kayo ng inyong nanay at tatay na huwag sumunod sa kanila? Tinuruan ba kayo ng inyong nanay at tatay na magsinungaling? Tinuruan ba kayo ng inyong nanay at tatay na awayin ang inyong mga kapatid? Tinuruan ba kayo ng inyong nanay at tatay na gumawa ng masamang bagay? Ano sa palagay ninyo kung bakit ninyo nagagawa ang masasamang bagay na ito? Tama! Dahil tayo ay ipinanganak na makasalanan. Lahat ng tao ay ipinanganak na makasalanan. At sinabi sa Biblia na wala ni isa ang mabuti sa mata ng Diyos. Nararapat lamang na sa impyerno tayo mapunta kung tayo ay mamamatay dahil tayo ay masasamang tao. Ngunit ipinakita ng Diyos ang kanyang walang kapantay na pagmamahal sa atin sa pamamagitan ng pagpapadala kay Hesukristo na namatay para sa ating mga kasalanan. Si Jesus ay namatay para pagbayaran ang lahat ng ating kasalanan. Ibig sabihin, lahat ng masasamang bagay na ating ginawa ay pinatawad na dahil kay Jesus. Noong si Jesus ay nabuhay sa ikatlong araw, nagpapatunay ito na siya ay makapangyarihan. Diyos na kayang patawarin ang ating mga kasalanan. Sinabi ni Jesus, ako ang daan, katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Si Jesus ang tanging daan patungo sa Diyos. Si Jesus lamang ang maaaring makapagpatawad sa ating mga kasalanan. Nais mo bang mapatawad ang iyong mga kasalanan? Lumapit ka kay Jesus. Ito na ang tamang oras, kids. Sa mga naniniwala kay Jesus at tinanggap siya, ay binibigyan niya ng karapatan na maging anak ng Diyos. Maaari mong sundin ang simpleng panalangin ito. Panginoong Jesus, inaamin ko po na ako ay isang makasalanan. Salamat po sapagkat ikaw ay namatay sa krus para sa aking mga kasalanan. Naniniwala po ako sa iyo at tinatanggap kita sa aking puso at sa aking buhay. Nakikiusap po ako na iligtas niyo po ako, Jesus. Amen. Alam niyo ba, kids? Nakikita ni Jesus ang inyong puso. Kung kayo ay tunay na nanalangin ng simpleng panalangin ng pagtanggap at talagang ito ay galing sa inyong puso, kayo nga ay tunay ng anak ng Diyos.
ito ay kanyang pangako. Hindi ba't nakakamangha na tayo ay kabilang na sa pamilya ng Diyos? King of all kings, you.